Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. "Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias, wika niya, "Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian. Hanggang sa sila'y maligo sa dugo, lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng 1 kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias. At binusan nila, minsan pa. Utos uli ni Elias, maikatlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob." Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos! Ang Panginoon lamang ang Diyos!" Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot, sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin.
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, magkapanalig. Naririto na naman po tayo sa ating programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Mga kapanalig, ito po ang ating bibigyan ng pansin sa mabuting balita. Ang talata po na naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. Ang konteksto po nito ay parabaga sinasabi ng mga Hudyo na ang Panginoong Jesus ay nilabag niya ang mga ilan na mga tradisyon na ginagawa ng mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon na kapiling pa ng mga tao. Pero sabi ng Panginoon, naparito siya para magpawalang, hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay karapatan. Pinalawak niya po, hindi inalis iyong tradisyon. Samantala, binigyan po niya ng malawak na pangunawa at kahalagahan. Gaya po, sa una, sa batas noon, na kapag ikaw ay sinaktan, ay dapat mo rin saktan ang iyong mga nagbigay sa iyo ng sakit. Na ikaw, halimbawa, ay binugbog, ay dapat bugbugin mo rin. Hindi ba ganito hanggat ngayon, ito pa rin ang mga ating parabagang morality issue. Kapag may pinatay, dapat din patayin ang pumatay. Pero itong panilawag ng ating Panginoon, hindi niya sinabi na okay na ngayon ang pagpatay. Hindi. Sinabi niya na ang buhay ng isang tao ay isang malaking regalo, gift ng Panginoon sa atin. At siya lamang ho ang dapat kumitil sa buhay kung nais niya. Hindi po tayo. Gaano man kalupit ang ating ginawang kasalanan, kabigat, wala po tayong karapatan na mag-impose ng death penalty. Dahil hindi po yan ang solusyon. Ang buhay ay mahalaga. Okay nga naman na siya ay gumawa ng isang marahas na bagay. Pinatay niya ay ang isang tao. Pero kung ang ating laging sinasabi ay justice, nako, nais din natin na patayin ang pumatay. So pataya na po ang labas niyan. Hindi na pinapahalagan ang mas lalong mahalaga sa atin, ang buhay ng isang tao. Kaya nga po, ang ating Panginoon ay lagi niyang sinasabi na ang ating mga bagay na nagagawa ay dapat din na ihahambing sa bagong tipan ang utos ng bagong tipan.
Dahil kapag lagi natin kinukwot yung lumang tipan, it is as if hangganan lang doon ang ating pananampalataya. Kita mo mga kapanalig, tayo ay may bagong tipan. Ang ating pananampalataya ngayon ay nakaugat na sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi na lamang kay Moses, hindi na lamang kay Abraham, hindi na sa mga propeta na nakaraan, kundi ito na, nagsasabi na siya ang Mesiyas, na kanya nang tinanggap ang isang napakahirap na tungkulin bilang Mesiyas, na mamatay dahil sa ating kasalanan. At ayo ay dapat iligtas sa kadiliman tungo sa liwanag. At ito po ang hinihingi ng ating Panginoon. Sikapin lagi natin, mga kapanalig, na huwag natin piliin lamang ang ating nagugustuhan sa ating pananampalataya. Mayroon ho kasi na tinatanggap nila yung mga magagandang bagay. Pero pagdating na ho sa mga utos na may karoon, na magkakaroon ng disiplina, nagkakaroon po ng kabigatan maaari, ayaw na natin gawin. Pinipili natin ang salita ng Diyos kung ito ay para sa atin maganda, mabuti. Pero kapag ito ay medyo hinihingi na ng iba ang salita ng Diyos, para ayaw na natin pakinggan. Di ba? Kapag sinabi ng Panginoon na ito ay ang dapat ninyong gawin, ay dapat natin gawin. Salita ng Diyos yan eh. Sundin natin. Pero nais lang natin po na kung anuman ang hinihingi natin ay ibinibigay ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon. Lagi po natin kinu-quote ang whatever you ask the Lord in my name will be given to you. Ayan. Akala natin, enough na yan. Basta tayo may pananampalataya, enough na yan. Pero kapag sinabi na thou shalt not kill, thou shalt honor your father and your mother, thou shalt not steal, thou shalt not do this and so on, ano po? Ay medyo ayaw na natin, ano? Diba? Ay kapag tuwing dumarating po ang Lenten season, marami hong mga practices, mortifications na kailangan natin sana ma-experience at gawin para maging malusog, parang maging matapat tayo sa ating Panginoon. Ay ayaw na natin eh. Sometimes nga nakakalimutan. Imagine, dadalawa lang na araw ang fast and abstinence sa buong taon. Good Friday, Ash Wednesday, ayun lang. Nakakalimutan pa. Tinanggal na nga ho yung every Friday na fast na abstinence. Pero ngayon, sino pa naman ang sumusunod na pagdating ng Friday ay nag-a-abstain sa meat? Hindi na. Ni kahit man tayo may substitute, nakakalimutan pa rin natin. So what do we want? Do we want only comfort in our religion? Or also do we want to carry the cross? Dahil lahat naman tayo po'y dadaan, pasan-pasan ang krus, patungo sa kaharian ng Diyos, ang langit. Walang makapapasok sa langit kapag hindi dumaan sa krus muna. At kanyang pasanin ang krus habang tayo ay patungo sa daang matuwid tungo sa kaharian ng Diyos. Amen. A quiet night in a cold manger.
all alone and unwelcome in his own, just another stranger.